Ma'am, peke ho ito, saad ng matanda. Hindi akalain ni Aling Lourdes na agad nitong mare-recognize ang kanyang pekeng pera, ngunit imbis na manghingi na lamang ng pasensya at huwag nang ituloy ang masamang balak niya, nagawa pa nitong sigawan ang matanda. Hi guys! At welcome muli sa aking channel. Isang kwento na naman ang aking ibabahagi sa inyo na tiyakong kapupulutan nyo ng aral. Napansin ni Aling Lourdes ang matandang tindero ng gulay na bagong lipat lamang sa kanilang lugar. Nakapwesto ito sa kanto ng kanilang subdivision, at nadaanan niya ito pagkatapos niyang magbayad ng kuryente sa kabilang kalsada ng highway. Mama, lolo po yan ang kaklase ko noong isang taon. Alam niyo po ba, nakakaawa yan, dahil hindi po yan nakapag-aral. Wala po yang alam, hindi nga raw po yan marunong magbasa. Sabi ng anak ni Aling Lourdes na kasama niyang magbayad kanina ng kuryente. Dahil doon ay napangiti na lang ang ginang. Kinuha niya ang kanyang wallet at sinilip kung naroon pa ba ang ilang play money na ginamit ng anak niya noong isang araw bilang proyekto sa eskwela. Sa isip-isip niya ay mukhang sinuswerte na naman siya ngayong araw. Mukhang makakalibre pa siya ng mga gulay at magagawa niyang itaya sa huweting ang sobra niyang pera ngayon. Manong, magkano ho ito? Kunwari itanong ni Aling Lourdes sa matandang tindero ng gulay na agad naman siyang sinagot ng nakangiti. 50 na ang kilo niyan, ineng. Medyo mahal na kasi ang kuha ko dahil mahirap ang transportasyon ngayon, paliwanag naman ang nasabing matanda sa presyo ng kanyang tindang repolyo. Sige ho, pakikilo na lang ito, sagot naman ni Aling Lourdes bago pumili pa ng ilang produkto sa paninda ng matanda. Masaya namang kinilo ng matanda ang mga pinili niyang gulay. Tuwang-tuwa pa ito dahil ang daming binili ni Aling Lourdes. Ngunit ganoon na lang ang mabilis na pagkunot ng noo ng matanda nang biglang ibayad ni Aling Lourdes ang kanyang pera. Ma'am, peke ho ito, saad ng matanda. Hindi akalain ni Aling Lourdes na agad nitong mare-recognize ang kanyang pekeng pera, ngunit imbis na manghingi na lamang ng pasensya at huwag nang ituloy ang masamang balak niya, nagawa pa nitong sigawan ang matanda. Anong peke? Hindi peke ang perang ibinigay ko sa iyo, manong. Bakit napakabilis ng kamay mo at napalitan mo agad yan? Kiyaw niya, at dahil doon ay mabilis nilang nakuha ang atensyon ng iba pang nagdaraan sa nasabing kanto. Ma'am, hindi ko ho gawaing manloko ng tao. Nakikiusap ho ako sa inyo, ibalik niyo na lang sa akin ang panindakot kunin niyo na ulit tong play money niyo. Mangiyak-ngiyak namang sabi ng matandang tindero sa kanya, ngunit hindi pa rin. Hello guys! Bago tayo magpatuloy, maaari mo bang i-like ang aking video? Patuloy pa rin niyang kinuha ang mga tinda ng matanda at umuwi na siya ng diretso sa kanila, kasama ang kanyang anak na kanina pa hindi kumikibo. Alam kasi ng anak niyang si Sophie ang kanyang ginawa. Nakita nito ang lahat, at sa totoo lang ay hindi ito sang-ayon sa kanyang ginawa. Kaya naman nang makarating sila sa kanilang bahay ay dir-diretsyong pumasok si Sophie sa kanyang silid at doon nagkulong. Hindi ito nagawang pigilan man lang ni Aling Lourdes dahil nahihiya siya sa anak. Kinabukasan, tanghali na ay hindi pa rin lumalabas ng silid ang anak ni Aling Lourdes, kaya naman naisipan na niyang dalhan ito ng makakain. Ngunit ganoon na lamang ang gulat ni Aling Lourdes nang pagpasok niya sa silid nito ay nakita niyang nakalutang sa hangin ang kanyang anak. Sophie, anak, anong nangyayari sa iyo? Malakas na hiyaw niya nang makitang nakangisi ito habang nakatingin sa kanya. Nanlalaki ang mga mata nitong nangangitim ang palibot, habang gulugulo ang buhok nito at may tumutulong berdeng likido sa bibig. Masama kang tao, ibalik mo ang kinuha mong hindi sa iyo. Masama kang tao, paulit-ulit na hiyaw ni Sophie sa kanya, at doon ay bigla nang nanambalik sa isip ni Aling Lourdes ang ginawa niya sa matandang tindero kahapon. Agad na nagpatawag ng albularyo si Aling Lourdes, at doon ay nalaman nilang ang matandang tinderong inagrabiyado pala ni Aling Lourdes kahapon, ay may alam sa itim na mahika. Ito ang nagpaparusa ngayon sa kanyang anak, at dahil doon ay labis ang naging pagsisisi ni Aling Lourdes. Patawarin niyo po ako, pangako, hindi ko na kailanman uulitin ang ginawa ko, basta't tanggalin niyo na ang kung anumang sumpang inilagay ninyo sa anak ko. Umiiyak pang sabi ni Aling Lourdes, habang tumatawa ng malakas ang kanyang anak.
Halos hindi na siya makahinga, nang bigla na lamang nahulog si Sophie mula sa pagkakalutang nito at tila nagising mula sa isang masamang panaginip. Doon ay napaiyak na lamang si Aling Lourdes habang yakap ang kanyang anak at punong-puno siya ng pagsisisi. At sinabi sa kanyang sarili na talagang hinding-hindi na siya uulit sa kanyang ginawa. Lagi nating tatandaan, huwag ugaliin man lamang sa kapwa mo, dahil babalik sa iyo lahat ng ginawa mo. Matakot ka sa karma, kung hindi man direktang mangyari sa iyo, baka naman sa pamilya mo. Nagustuhan mo ba ang aking kwento? Maaari ka nang mag-like and subscribe sa aking channel at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong upload. Maraming salamat!